What's up mga ka-channel? Good day sa inyo. Today I'm going to share to you a tutorial na may kinalaman sa ating most favorite device, ang ating cellphone. So one of the most neglected tasks natin sa ating mga cellphones ay yung pag-backup ng ating mga contacts ng ating phone book. Do you think it's important? Well, of course, yes. Let's say, for example, nasira yung phone. Kaya nahulog sa kanal, nawala, dinakaw. So, pwede rin namang nakorrupt yung memory. O, diba? So, hindi na natin ma-access yung ating contacts. So, ngayon, i-share ko sa inyo paano gamitin ang aking isang trusted app sa pagbabackup ng ating contacts sa ating cellphone. So, ready na kayo? Let's do this! Alright, nandito na tayo sa ating Android phone. The first thing you want to do is go to Play Store. Ito siya. Click natin yung Play Store icon. So, nandito tayo sa Play Store. Punta tayo sa search box, type natin yung backup and restore. Ayan, no? Lalabas na siya. Click natin yung backup and restore. Okay, so maraming lalabas na results, ano? So ang app na ating gagamitin, ito, oh, pang ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. Pang lima siya doon sa list. So ang ating gagamitin ay yung tinatawag na super backup and restore. So click natin yan kapag hindi pa naka-install. So sa akin, nakalagay install. So ito ay ginagamit ko na. And naka-save na sa aking, naka-install na sa aking Android phone. Okay? So buksan natin. Okay, click niyang open. Okay, so ito po yung opening panel ng Super Backup and Restore na app. So ano-ano yung ating mga iba backup, ano? Ito siya, pwedeng apps, pwedeng SMS, contacts, mga call logs, ano, mga tawag, calendars, ano, call recorder, yan, mga pictures, at pwede nating puntahan yung Google Drive. Okay, so sa apps, pag-click natin yan, ayan, so pipiliin natin yung mga gusto natin i-backup na apps, ano? Okay, dito naman sa SMS, ayan, ano? So backup all ang option sa pag-backup ng SMS, yung mga text messages natin, backup all, yung backup conversation, pag-backup all, ayan, ano? So save na siya ni Super Backup sa XML format kasama yung date, ano? Ayan, 2020 May 6 nalagay. XML format is extensible markup language, ano? Ito yung ginagamit na encoding format, ano, sa mga documents or messages. Okay, so backup conversations. Ayan, ano? Pwede nating piliin ngayon ano yung mga conversations natin sa text messaging. Click lang natin yung box, ano, kung pipiliin natin. For example, ayan siya, ano? Ayan. Okay, balik naman tayo. Dito naman sa restore, kung meron ka ng backup, ito ang gagamitin mo para hanapin yung file na gusto nating i-restore. Okay? Ito namang view backups. So wala pa tayong binabackup. So ayan, ano? Wala pa siyang maipakita sa atin. Okay. Send to cloud, ano, kung meron tayong mga na-backup na sa ating folder dito sa cellphone, ano, pwede tayong mag-browse, hahanapin natin. Okay, so hanapin natin. So dahil wala pa tayong backup, wala pa siyang makita. Okay, send to cloud. Ayan, ano? Ano tayong binakap? Hanapin natin. Send natin sa Google Drive. Delete backups and delete all messages. So, meron siyang ganung options. Okay, dito naman sa contacts. Ayan. So, ang ating topic ay about backup
ng phone numbers, backup all, lahat ng nakasave mong data, kahit yung walang number, backup contacts with phone numbers, yan, no? Lahat ng nakasave na may phone numbers. Then restore kapag meron pa ng nakasave. For example, nag-save ako kahapon, no? Click mo lang siya, gusto mong i-restore, tapos tatanungin ka niya, saan mo i-restore, sa phone or sa email account? So, dahil sa phone, click mo lang yung phone. Okay. So, view backups. Hanapin mo, papakita lang sa'yo kung ano yung mga na-backup mo na. So, backup ko, tatlo. July 18, June, July 16, May 5. So, delete backups. Delete all contacts. So, meron siyang option gano'n. Alright. So, call logs, calendars, call me, call recorder, pictures, pwede rin. Ayan, kailangan lang bigyan mo siya ng authorization, i-access yung mga pictures mo. Then, ayan, ano, makita mo ano yung mga nakasave na sa Google Drive account mo. Ano? Ayan, so, may iPad kahapon, naka-upload na siya. Okay. Okay, let's say for example, tingnan natin yung performance ng super backup, ano? Try natin mag-backup ngayong araw nito. Okay, so open natin yung super backup. Punta tayo sa contacts. Ano? So, gusto ko laging i-save yung mga contacts, lahat na nakasave sa phone, book, ano? Okay, so pipili natin yung backup all. So, ayan siya, no? So, ito yung kanyang magiging file name, no? Dun sa contacts folder, no? Storage and related 0 SMS contacts backup contacts. So, kung mapupansin natin, nakalagay itong contacts, tapos yung date, no? 2020 05 May 6. Ayan, tapos sa VCF file. So, VCF means virtual contact file. Ito yung standard format sa pagsasave ng mga contact numbers, no? Phone numbers. Okay, so i-okay lang natin yan. So, ayan, nagsisimula na siya. By percent. So, dito sa aking phone, meron ng 1,327 na contacts, ano? Kasama dun yung mga walang numbers, ano? Yung mga, let's say for example, nakasave lang dun yung mga information mo na hindi naman kailangan contact number. Okay, sabi dito, pag tapos na, backup completed successfully. Ayan, ano? Tapos tatanungin ka niya, dahil na backup na dito sa phone, nasa phone pa lang siya, no? Tatanungin ka niya dito sa banda ilalim, do you want to send this backup to cloud? So, ibig sabihin, ibabackup pa niya yung nasa cellphone mo doon sa Google Drive mo, ano? Doon sa account mo, Google Drive account. So, gusto natin, so i-click natin yung send to cloud. Ito, no? Send to Google Drive, no? Ayan, send to Google Drive. Okay, ayun, no? Na-backup na siya sa ating Google Drive sa cloud. Okay, pwede rin namang option, ano? Send to others. Oh, ayan, ano? Pag send to others, pwede mo maraming options sa Messenger. No, ayan. Send sa Messenger kahit kanino, pwedeng din sa iyo. No? Pwede rin sa text message. O kasama din din yung save to drive. Okay. Ayan, no? Marami. Okay. So, check natin sa Google Drive. Balik tayo dito sa opening panel, ano? Tingnan natin kung na-save nga niya. Click natin Google Drive. Ayan, no? Makikita natin dito, nakalagay, dalawa na yung sinave natin nung May 5 kahapon at ngayon, ano, May 6. Ayan. So, kung gusto nating i-download, ano,
sa Google Drive tayo, download natin, pabalik sa phone, i-click lang natin yung download. So pipili lang tayo syempre ng most recent. Okay, that's it. Thanks for watching, and I would like you to click subscribe button and the notification bell. And if you like the video, just click the like button. And then I would like you to try this app. You know, it's easy to use. Para laging secured yung ating contacts, no? Mawala man yung ating phone number, makorrupt yung memory, or masira yung SIM card. So, meron tayong babalikan na contacts. No? In case bibili tayong panibagong cellphone, pwede nating i-download itong Super Backup and Restore app para ma-restore dun sa bago mong phone. Okay? Thanks for watching again, and take care!